Sa Panginoon ay magala, ang masunod ay matapat.
na siya magpahayag
balita, itira ko siguro sa papel, ngayon ay digital na ang ginagamit ng tao. Makabagong teknolohiya. At ito na lang natin, wala na mga pag-ibahan ng tao ng pagpapahayo ng mabuting balita. Dapat natin may panahon na ito. Maraming pwede. Hindi lang balita, ang pwede. Pati kung tawagin natin ang mga pangyayari, stage kung tawagin. Ginamang teatro, may hiling. Ganon ka din yung libutan na ating ginagalawin nyo. At may mga pagkakabi na kung saan ay control ang information. Hindi madamang makapasok ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat may mga gobyerno na ayaw pagpapayaan, pagpahayagan ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Pero sabi nga, patuloy humahabol, lalo-lalo na dito sa Pilipinas, ay pagpapalalayan ng mga informasyon tungkol sa pananampalataya sa lingwahe sa hiling atin. Vernacular dialects. Sana yun ang mabigyan natin ng higit na pagkakataon. Sabi ko nga, nung kayo pumunta sa Vietnam, kasi ito kami tumira sa seminaryo, kasi pa bahay ng obispo, kasi kumpag sa kanila doon, yung divine office, yung divine office yung pinadasal ng mga pari at mga matro. Translated in Vietnamese language. Ay kung tutusin ay tayo nasa English pa rin. Nasa English pa rin. Bagaman mayroon translation na yung pang-isang linggo. Yung pang-isang linggo lang. Pero yung sabi, dito yung kalimit ang ginagamit. Hindi yung pang-isang linggo lang. Hindi ginagamit lang ng mga live ko. Pero kung pakitali ko lang, kasi ay isa lang po kasi yan, yung mga halimbawa na hindi natin isasalit sa sarili ng ating wika. Ang ilang pahalagang mga libro, mga babasahin na pwedeng magpalalim ng ating panalangin at makatulong sa kasalukuyang amon ng panahon. So, kaya isa pa naman sa panalangin. Ito ay nawa ay lalong matutunan. Kasi, pero yung hapon, paalit, katulad yung hapon, Mr. Galil,
Sorry, huwag ibang bilisa. Iwan ito yung ibang bilisa ay nawa kayong maging instrumento ng tayo ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Yun po na nga. Kaya isa din siguro sa pagkulos ang magagawa ng Diyos. Doon na share fake news. Lalo-lalo na yung mga tumatangin ng social media. Kung hindi kayo sigurado sa mga bagay na pinasa sa ito, huwag niyo pa mag-share. Kasi baka kamaya ay hindi niyo alam na medyo hindi na maganda yung pinapag-insahe na ipinagkakalap. At ito na halimbawa, yung binibigay ng isa sa mga simpang gabi, yung pagkakito ng loading na pwede pa rin at saka ng welfare. Ang pangalan ko yun ng demonyo. Sabi ko nga, hindi niya naiintindihan yung mga salita ko. At hindi naman siya ang may pakialam para malaman na talaga naman yung mga sinabi niya ay talaga ba pangalan ng demonyo yun. So, kaya, hindi lang basta ang i-share, pati i-like. Kasi, citizens, kapag mo sinare, sa social media, kapag mo nilike, hindi kaya pinusukan mo, kung sa mga tumagalan ng Instagram, ay unang Twitter, ay makikita rin. Makikita rin sa world mo. Kung kahit na hindi mo sa social media, do not pass information na hindi masigurado. Na hindi masigurado. Sabagat, baka pagkaroon ka lamang na tao na alin mula sa isang information na bagamang sinir ko lamang, sinabi mo lamang. Huwag natin kalimutan na kapag ikaw ang nagsin, you become responsible. Hindi mo kayo sabi na pinalita ka lang. Hindi. Ikaw ang magpalita. Hindi mo pwede sabi na pinasa ko lang. Hindi. Ikaw ang nagbasa. So kaya ang hindi na ipasa natin, yung salita na hindi ko ano ang balita. Ibasa natin yung balita ng loob ng Diyos. Ibasa natin yung pagalaki. Kaya sa mga bagay na kung saan nila rin, dalang-dalang nila rin, yung mga bagay na nag-recreate ng sense of fear, sense of injustice. Para ko nang akala ko may talaga maling-maling na yung ginawa ng isang tao na hindi naman ikaw ang mayroong kapangyarihan ng kumusta sa mga bagay na yan. So, ang kailangan ko sabi lang ng pahayag, ang iba ang babae nila yung pinahayag ni Lord Monsalit, mabuting balita. Mabuting balita. Yung balita ng palalang totoo at confirm. Kasi kapag balita ng balita, kailan pa natin magiging mabuting balita. Sa baba,
ang tunay na balita ay hindi magiliwala sa katotohanan. Kasi may pinamatik sa atin ng aming Panginoon, Kristo. Kaya naman, ito yung magiging inspirasyon natin. Katulad ng pinaayaw ng isang naman, ibang ilista. Ang sakit na ang kanyang katatayuan ay hindi siya makalabas ng isla. Ay gumawa pa rin siya ng pamamaraan para maipahayag ang pagliligtas ng Diyos. Na nagkaroon ng pagkakataon sa kanyang huling pagkabuhay.
Nalangin kayo mga kapatid at mga kabahal ang mga katibanan ninyo sa mga makapangyari. Panggapin ang mga kapatid at pag-awasan sa iyo mga sama. Kapatulian ka at kalangalan sa ating kapatid at mga nasubo sa pwede. Ang manalang mga kapatid at mga kapatid at mga kapatid sa pwede ng aming muling makunan, ang liit kayo sa iyo ng walang hanggang kailangan ng mapagsaluhan. Bilang mayroong pahayag sa itinurod ko sa Juan. So, magitan niya sa Kristo kasama ang Espiritu Santo ang kasawa ng God. Amen. Umayinyo ang Panginoon. At sa ngayon. Naas ito sa inyong puso at iba. Naas na naman. Pasalamatan ang ating Panginoon ang Diyos. Harapan sa Diyan. Salamatan. Ang madaling pagkakagdalilan ko niya ang marapat ng tao ay amin. Sa pamamagitan ng sentensya na aming Panginoon, nakalangan hindi na niya sa amin siyang umami sa dilim. Kaya ikaw ang aming napabarahagan. Ang anak ng pinanipa sa siya ang isang sasalaman. Sa kabaluan na aming sarili aming nakikita sa pamamagitan ng aming pamilya ka aming halina. Dahil ikaw ulitin sa aming lahat. Kaya kamasala ang mga anghel na nagsisiawin ang mabuhay sa inyong walang hukbay sa kalangitan. Kami nagtukunin niyo sa iyong nagkakitaan. Hindi na mamamatago sa makuntang nilawakan ng alis, ngunitan ang pinasalamatan. Iniabot niya ang alis na namalagad at sinabi. Tanggapin niya ang lahat ng pagkakunin ko ang alis na makikuduro ng pagkakunin ng pagkakunin. Ang aking tuguro ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si pagkakamatawan ng alis na gawin niyo ito sa pag-alaala.
misteryo ng pananang pagkasala. Sa Espiritu Santo ng pasawalan ng
pinggan ng Diyos. At sumayin. Ang pinggayan kayo ng kapalapaan ng Jesus. Pakundaan sa mga nangyay ginabang sa ipinagliliwang ng pag-ahalim
sa pamagitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawa ng Amen. May inyo ang Panginoon. At sa kayo. Ang palagi kayo ng mga Panginoon ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayroon kayo. Tatlay at pag-ibig ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Don't.